Bukas, nakatakdang i-anunsyo ang quarantine classification sa bansa para sa buwan ng Mayo. Sa tingin ng DOH at ng IATF, hindi pa napapanahong ibalik sa General Community Quarantine ang NCR+. Narito po ang aking report. Karton na lang ang ginawang higaan ng isang pasyente, katabing matulog ang isang babaeng tila bantay niya. Ang isa pang pasyente, nakaupo sa wheelchair habang nakahiga sa karton ang kanyang bantay. Ganyan ang sitwasyon ng ilang pasyente sa National Kidney and Transplant Institute nitong Miyerkules. Nang tanungin ng NKTI tungkol dito noong Biyernes. May tent inside a parang tunnel natin. Kasi yung mga tent namin, hindi naman talaga matitibay ang ibang tent, di ba? Nakandasira na. Mm-hmm. So ito, nasa loob ng parang tunnel. So may roofing yan. Hindi naman okay. Siya labas na labas. Uh-huh. Kaya lang, napupuno na din yung tent namin doon. Maski alam nila na puno, magbabasakali na lang sila maghintay kasi na-refuse na sila ng maraming hospital. Okay. Example, yung mga dialysis. Mahaba pa rin ang pila ng mga pasyente. Dumating kami 5 a.m. tapos pumila. Almost dito sa ER. Almost mag-2 hours na. Kami nag-aantay. Meron ng augmentation galing sa Philippine Red Cross na mga tents no na may aircon, I think 20-25 additional beds no para maging komportable ang mga pasyente habang nag-aantay ng lugar sa ospital. Ang problema, yung mga nurses namin talagang limitado na dahil may nagkasakit na, may nag-resign na. Problema rin sa lung center kung saan kukuha ng dagdag na tao para sa mga dagdag pasilidad na itinatayo para sa COVID patients. In fact, we need at least 120 nurses for our expansion for COVID cases. At ngayon, gaya ng projection ng Okta Research, sumampa na sa mahigit 1 million ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Bagamat talaga naman pong halos nagdoble ang kaso sa Pilipinas dahil dito sa mga new variants nito, hindi po tayo nag-iisa. Ito po ay problema ng buong mundo. Ang mga variant na ito ayon sa DOH ang isa sa mga dahilan ng paglobo ng kaso ngayon, 2021. Inabot ng halos 1 taon para umabot sa 500,000 ang COVID cases mula 2020 hanggang nitong Enero. Pero sa nakaraang 3 buwan lang, mahigit 500,000 ang nadagdag. Nag-umpisang bumilis ang pagtaas ng bilang ng mga kaso noong huling linggo ng Pebrero hanggang sa sumipa pang hawahan nitong Marso. At nitong Abril, lalo pang dumami. Isa sa bawat 4 na kaso sa bansa na itala ngayong buwan. We are not saying that the system of the government is perfect or the system of the Philippines is perfect, but we are doing our best for us to be able to protect public health, for us to be able to expand health system capacity, and for us to be able to manage this kind of public health emergency. Karamihan sa mga kaso sa NCR Plus na itala. Mahigit 1 buwan na ito naghihigpit kasama ang Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal para mapababa ang mga kaso. Sa ngayon, bumaba sa 0.93 ang reproduction number o bilis ng hawahan sa NCR. Bumaba na rin ang hospital ICU bed occupancy sa Metro Manila. Isa sa mga tinitingnang datos ng DOH para matukoy ang quarantine status. Panahon na ba para luwagan ang MECQ sa NCR+? Personally, it is an extension of the current MECQ. By another week, kasi ngayon meron pa tayong Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday to establish if there is a continuing downward trend in the number of new cases. Bumaba po, pero ang sinasabi nga po namin, huwag tayo maging complacent. Yung kung average daily attack rate ng halos lahat ng local governments natin sa Metro Manila ay mataas pa rin po. Ayon kay Dr. John Wong, na miyembro ng Interagency Task Force on COVID Response, may mga kondisyon munang kailangang makita, gaya ng kung gaano kabilis matetest at ma-isolate ng mga LGU ang mga posibleng kaso. Nagsosocial distancing at mask ba ang mga tao? At ang bilis ng pagpapabakuna. Right now, without seeing any of the indicators, I wouldn't recommend it. No? So it's like driving. No? I mean, you have to check first, no, whether your car is in good working condition, no, before you undertake a long trip.